paminahin matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap ng pandemya. Gabayan ninyo kami lahat na mag-aaral upang malunak ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kanila ng kinakaharap ng pagsunod. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon na ng Diyos, sa pangalan ng Diyos, na aming may pagtitas. Amen. Okay, good morning, class. Umupo ng maayos habang nagpaklase at iwasan ang tumayo. Okay. Thank you, Kaizo. Number two. Ayan. Mahingit at matinding sa gulo. Okay, matinding sa gulo. Thank you, Ayan. Next. Hey, Riza. Taas sa kamay ko ay mais sa kamay. Okay, taas lang kamay ko na may dinawin kayo. Ito pa, karagdagan ng ikuntunin. Okay, ibasa. Okay, Angeli? Makinisa, makinig at maging aktibo sa talakayan. Oh, thank you so much, Angeli. Next. Rhea? Kinig sa mga panuto. Kinig sa panuto. Next. Ugaling, umiti at maging masaya sa lahat ng pagkakataon. Okay, ugaling, umiti at maging masaya sa lahat ng pagkakataon. Okay, gusto niyo bang kumanta mga bata? Oo, Ginoong Montilla! Okay, naniyahan na magtitimasi tayo mga bata? Okay.
Halina tayo na, halina masaya. Pumasok sa eskwela, tayo matutuna. Tayo na, o tayo na. Halina tayo na, tayo ay masaya. Maglaro, sumayaw at kumanta. Masaya tayo na, masaya. Tayo na, o tayo na. Halina tayo na. Children, you may sit down. Thank you, teacher Edwin. Okay, nagustuhan niyo ba yung awit? Opo, Ginoong Montilla. Kung nagustuhan niyo yung awitin, ano yung tungkol sa awit? Ano yung inawit niyo? Ano yung inawit niyo? Sabi ko, halina, magsaya. Kasi kinakailangan natin araw-araw tayong pumasok. So, come to school every day and study your lesson. Mahalaga yun mga bata, no? Mag-aral tayong mabuti at pumasok. Kahit nga may lagnat yung iba, pumasok. Okay? Kasi mahal nila yung pag-aaral nila. Okay, gusto nyo bang maglaro mga bata? Opo, Ginoong Montilla! Okay, again, makita yung wala ka. Okay. Pero bago yan, okay, ganito. May mga gagamin kasi tayo. Ang hep-hep dito. Hep-hep! Hooray! Hep-hep! Hooray! Okay. Hep-hep! Hooray! Hep-hep! Hooray! Okay. Ganon. Pero, isa lang tatawagin dito. Okay, ha? Okay lang? Okay nga, magsiupo muna. Okay. Salamat po, Ginoong Montilla. Okay, isa lang akong tatawagin to. Okay, may panuto kasi dapat sundin sabihin ang hep-hep kung ang mga pangungusap ay nasasaad ng pagkamamamayang Pilipino. At hooray naman kung hindi. Okay? Okay. Volunteer. I need a volunteer. Okay? Kay Zoe. Si Jason ay isang Pilipino sapagkat ang kanyang ama ay Pilipino. Kahit ang kanyang ina ay Italiano. Hep-hep. Hep-hep ba? Titingnan natin kung tama si Kay Zoe. Hep-hep! Okay! Bigyan natin si Kay Zoe ng magagaling class. One, two, ang galing! Okay, thank you Kay Zoe. Next! Ani, volunteer, okay? Taas lang kamay. Aya. Si Tanta na isang Espanyola na nilulakan sa Pilipinas bago pa ang pagkakadaan pagkakamayan. Okay. Titingnan natin. Halika dito, Aya. Tingnan natin, Aya. Kung tama ba yung hep-hep yung sinagot mo, ikaw na dyan, Ben. Okay, baba lang. Okay, tama ba? Okay, thank you so much, Aya. Okay. Mag-premyo mo sa makakasagot. Okay. Next. Okay, ibang kamay. Riza. Okay. Selection ay naging naturalisado. Okay, hep-hep, okay, tingnan lang natin. Okay, tingnan. Okay, palakpakan natin. Bigyan natin si Riza ng Angel Club. Bilisan lang natin konti. Other. Ibang kamay. Kao ba? Nice.
Okay, I'm ready. Okay, halika, please. Okay, ano sagot niya? Lamok-lap na lang. Okay, lamok-lap. Isang lamok, dalawang lamok, maraming lamok. Okay, magaling. May magaling clap ba dyan? Meron po. Okay, hindi na itong sarili natin ang magaling clap. Okay. One, two, ang galing! One, two, ang galing! Okay. Okay, magtatanong ako ngayon. Okay. No? Ah, bago 'yan. Okay. Ah, ano ba ang pangalan? Pangalan mo. Kalagay 'yan. Ano ang iyong pangalan? Okay. Okay. Ano pa? Yan. Okay. Ano? Pangalan mo? Ako si Jenna. Okay. Salamat. Ayan ang iba na napakaganda ng pangalan bigyan ng mga magulang ninyo. Kasi katungkulan ng magulang na bigyan nyo ang anak nila ng pangalan at nasyonalidad. Ibig sabihin mo na kailangan ng bata may pangalan at nasyonalidad. Alam ba niya kung sino yung mga magulang niya o sino yung mga yung pangalan ng ama nila, kasi yung iba walang mga ama eh. Kaya maswerte kayo, may mga magulang kayo. No? Kinakailangan din na ilagay doon, Pilipino, Pilipino, Sino, Sino, Arabo, Arab, Arab yan, no? O ano ka bang lahi pinanggalingan, Hapunes ba? Okay, next. Okay, pinabayagan ba kayo ng magulang yung mga laro? Okay, Judy. Opo, dahil karapatan natin din. Okay, karapatan natin maglaro. Kasi may mga bata, hindi nakapaglalaro unang-una kasi nga may mga trabaho na sila. Habang maliit, pag nagpatrabaho na ng magulang, pinagkakitaan ng, which is mali, no? Masuswerte kayo, nandito kayo sa paaralan, nag-aaral. Yung iba wala talaga, wala nang kinakain, kaya nagsisikap sila na mabuhay. Pero, ganun pa man, ang ginagawa ng mga magulang, binibinta pa ang mga anak, which is mali. Okay, gusto niyo bang kumanta naman mga bata? Opo, Ginoo Montilla! Okay, magsita yun ang lahat. Okay, handa na ba? Handa po. Okay, handa na. Bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan, mga tanda o karapatan ang bawat tao sa ating mundo. Yan ang mga
Okay, thank you for watching. Okay, thank you, Zelda. Gusto nga niyo ba yung magsipong mga naman natin? Maraming salamat po, Ginoong Montilla. Gusto nga niyo ba yung awitin? Opo, Ginoong Montilla. Okay, at kung gusto niyo, ano yung tungkol sa awit mga bata? Karapatan ng mga bata. Ano pa? Okay, karapatan ng buhay. Yung mga karapatan. So may mga karapatan tayo kahit iba't iba ang lahi nating pinanggalingan. Bawat bata, bawat tao ay may karapatan. At kung? Ngayon, panahon na ng pandemya bilang kabataan, paano mapapahalagahan ang iyong sarili, lalo na ang iyong karapatan? Paano mo ba mapahalagahan bilang mga bata? Ano? Eh, bilang bata kasi, dapat alam natin yung ating karapatan. May tungkulin din tayo sa ating kapwa-tao. So, bilang bata, alam natin yon. Una, bawa ngayon sa pangyayaring naganap na sa latest lang, may mga inaabuso, di ba? Mga kabataan pa. Ngayon, hindi, matanda na ngayon, pero naabuso pa pinatay. So, ibig sabihin, mga bata dapat mag-ingat sa sarili. Lalo pa sa panahon ng pandemya ngayon na akala nila wala ng COVID pero mayroon pa. Kaya, iwasan mag-lumakad o umuwi man ng kapagabi na. Kasi nga, hindi natin alam kung sino yung mga tao, mga masasama, no? So, dapat alam natin yung sarili, ang ating sarili. Ano-ano mga karapatan na banggit sa awit? Ba may mga karapatan yun? Okay, Judy. Karapatan maglaro. Oo, karapatan maglaro. Ano pa? Karapatan maglaro. Okay, perfecto. Karapatan makabata. Oh, karapatan yung mga bata. Okay, salamat, Aya. Karapatan makaral. Karapatan mag-aral. Okay, thank you, Alipian. Okay. Number two, ano ang mga masasabi mo sa ating karapatan sa ating tungkulin? Ano masasabi nyo sa ating karapatan at tungkulin? Di ba may mga karapatan tayo, Jay? Karapatan. Karapatan? Ano? O, magpahinga tayo. Pero, ganito. Ang karapatan kasi natin, bata, no? Tungkulin natin sa mga magulang natin, tungkulin sa kapwa natin, na pakamahalin ang kapwa. Lalo na rin ang ating tungkulin sa tao. No? Alam natin na kapag yung ginawa natin masama, huwag na natin kami gawin. Alam naman natin masama, di ba? Unang-una, kapag magulang mo, okay, ginawan ka na masama. Pagkatapos, lalo pa yung ibinibinta yung anak nila. Kasi rampant na ngayon, ibig sabihin, yung pinagkakabuhayan nila yung mga anak nila. So, sa Facebook nga, ginagamit pa yung anak nila, binibinta nila. Alam mo namang mali, papayag ka ba? Hindi. Dapat alam natin yung tungkulin natin, no, mga bata. So, huwag tayong papayag kasi masama na eh. Makukulong yan sila. Okay, number three. Sino mo itong magbasa? Okay, sige. Bilang isang bata, bakit kailangan natin malaman ang ating mga karapatan. Bilang bata, bakit alam natin, dapat alam natin yung karapatan natin? Bakit alam dapat? Kasi na, kung hindi natin alam, ang mangyayari sa atin, mapapasama tayo kasi hindi natin alam yung ating karapatan. Bilang bata, alam mo yung masama at mabuti. Dapat isa-isip yung matutunan mo at isa-puso mo yung mga natutunan mo. Lalo pa ngayon, no? Sa panahon ng pandemya, marami ng mga batang lumalakad, umaalis sa bahay, kahit gabi na. So, delikado, kahit gabi, iiwasan natin na mapahamak tayo mga bata. Okay, next. Paano naman natin ito papahalagan? Paano mo ba papahalagahan yung karapatan mo? Paano mo papahalagahan yung karapatan mo? Bilang bata, okay, dapat alamin natin yung tungkulin ng kaya nila. Ano mo papahalaga? Dapat alamin natin yung tungkulin natin, no? Okay. Bilang bata. Okay. No? Alam natin gawin ang tama at mali. Kasi hindi mo alam yung tama at mali, eh mapapahama ka nga. No?
Okay. Ngayon, may mga larawan ako dito. Okay. Pansinin yung mga larawan dito, mga bata. Ano nakikita niyo? Mga batang nagpapahinga. Ano pa? Naglaro. Oh, karapatan nila magpahinga at maglaro. Okay. Ano mo makikita muna dito? Okay. Kasi ang bata may karapatan mabuhay. Every child has the right to be born well. No? Kinahanglan ng bata, no? Maningkamo dyan ang magulang aron maayo ang panginabuhi nila. No? Una, ang bata kinahanglan na agyoy. Birth certificate. Kinahanglan. Kaya para mailhan siya sa iyang binikanan ng anak, bina siya. Lihitimong anak. Kung wala birth certificate ang bata, o siya may nakabok. No? Hindi siya kilala ng parang hindi siya kilala ng magulang kasi wala yung pangalan niya. Pangalan ng magulang niya. No? At ang yung nasyonalidad niya, kung ano ba siya. Chinese, Japanese ba siya, o ano ba man siya. Dapat alam mo. Okay? So, katungkulan din ang mga bata na sumunod sa kanilang mga magulang. Kinakailangan yun. No, sumunod. Kung ano yung nais na ipagawa ng magulang, sundin nyo. Kasi nga, kinakailangan sa bata na respetuhin yung magulang. Kasi ikakabuti naman niya. Okay, so respect your mother and father is the first commandment that has promise, Ali. Mamuhay ka kasi ng malawang sa mundo kung ginagalang mo yung mga magulang mo. Ito na naman. Larawan, pagsinin yung mga bata. Masaya. Okay. Masaya ang silang pamilya. Masaya. Okay. Ito'y karapatan ng batang mahalin. So, every child has the right to be loved and be loved. No? Kinakailangan kasi yung mahalaga yun sa pamilya na magmahalan. No? Ipaalam sa bata na mahal siya ng kaniyang magulang. No? Katungkulan din ng mga magulang na papag-aralin yung anak nila. Lalo pa sa ngayong panahon ni sa pandemya. No? Hindi basta-basta yung mga magulang dapat na paalisin yung bata at bago papaglaruin, no? Sa kahit saan diyan kasi nga unang-una yung mga bata kasi ngayon prone sa virus kasi nga hindi lahat na baksinan, di ba? Kung mahal kayo ng magulang ninyo, dapat hindi kayo hinahayaan na gumalagala kahit saan. Okay? Dapat nandito kayo sa paaralan. Bigyan kayo ng mga kalamitan, magagandang suotan, yung mga dapat pagsikapan ng magulang na magawa nila ang kanilang tutunin. At ikaw naman, bata, dapat sumunod ka sa mga sinasabi ng magulang. Okay, ngayon dito. Ano naman sa kabila? Okay, naglalaro ang mga bata. Si Jackie. Okay, karapatan natin maglaro. Every child has the right to play and enjoy their youth, no? Kinahanglan magud ka mga bata kun nga magulat kun ka lang sa. Pero dapat tan-aw nato mga bata. Nganuwa ta ni napa sa ato ang halimbawa cellphone. Dapat tingnan natin na hindi tayo sumubra sa oras kasi masisira yung mata natin pagkatapos yung mga bata kasi iba, no? Pinapatrabaho na, child labor yun, bawal yun na. Bata pa, pinapatrabaho na, sinikain na, pinagkakitaan na, bawal yun. No, mga bata? So, kinakailangan, habang bata pa, magsikap, mag-aral para pagdating ng araw, makatulong ka sa iyong pamilya. Hindi man bawal magduda, pero kinahanlan, tanaw na ito kung tama ba sa oras. Gabi ka na mauuli. Gabiin na ka muli. Delikado ang panahon ka ron. So dapat, kapag sinabihan ka ng magulang, mamakinig ka. Katabuti mo yan eh. Intindihan ba mga bata? Okay, ito. Batang kumakain. Okay. Okay, karapatan ang bata na maging malusog. No, every child has the right to live well, no, and be healthy. Okay, kaya nga tayo na makain ng mga masustansyang pagkain katungkulan ng mga magulang nyo na pakainin kayo. Give them enough food
shelter and clothing. Kung ganyan mo, 20 mo, kailangan mga sapatos, mga salinas, mga damit, kompleto. Yung iba talaga, wala talaga yun. Nasisikap yung mga magulang niya, pero kulang pa din yung pagsisikap nila. Kasi nga, tao sila sa kanilang buhay. Mahirap lang sila. Masuswerte kayo, kasi nandito kayo sa paaralan, nag-aaral. Okay. Next! Oh, ito na. Nag-aaral yung mga bata. Ano pa? Nag-aaral. Nag-aaral yung mga bata. Kasi yung karapatan ng bata, napapag-arali ng magulang. Every child has the right to be educated and to be loved, no? Kinakailangan talang gawin ng magulang yung pagsisikap nila para mapag-aral yung mga anak nila. Kinakailangan magsikap sila para maayos yung buhay ng kanilang anak at makatapos sa pag-aaral at matulong din naman sa kanilang pamilya. Okay. Ngayon, kung susumahin natin lahat yan mga bata, ilan kayo ang karapatan na narinig nyo kanina? Lima ba? Okay, ang dami yun. Pero ngayon yung natalakay natin, ano yung mga karapatan? Karapatan mabuhay. Upang matugunan ang pang-aabuso sa mga kabataan. So, ang ginawa ng United Nations, bumuo sila ng mga batas at karapatan ng bata na upang mapangalagaan ang kanilang karapatan, nagkakaisa yung mga bansa na gumawa ng batas. Sa Pilipinas, ginawa nga doon ng Presidential Decree 603 na ang layon, mapangalagaan yung bata, yung Child Youth Welfare Code. No, nabindalaw ang karapatan nyo ng mga bata. Ngayon, kung 12 kabuok ang batas, na 12 kakarapatan ang nilagay doon sa pinagkasunduan ng mga iba't ibang bansa. Ngayon, kung may lima tayong natalakay, ilan lahat? Kung babawasan natin ang 12, ilan ba? 7. Okay, ito. Yung 7, hindi muna natin tatalakay ngayon kasi ako tayo sa oras. Sa susunod na aralin na naman ninyo. So, 7 yung natitira. So, ito, 5 lang yung natalakay natin. So, ayun nga, ang karapatan, mabuhay, sapat na edukasyon, magpahinga at maglaro, alagaan at mahalin ang magulang, maging malusog. Okay, ano pa sa tingin ninyo? Ano ang ideya ninyo? May ideya ba kayo ng patalibig sabihin ng karapatan? Wala. Sige. Itingnan natin. Okay. Ang karapatan ay kalagayan o sitwasyon ng isang tao na dapat ay malaya niya tinatamasa. Dapat malaya natin gawin ang gusto natin. Kaya lang kaakibat noon yung mga tungkulin natin bilang bata, bilang mga magulang. Na maaday tayong tungkulin na dapat gampanan, no? Ano ang kailangan gawin sa bawat karapatan ng tao? Ano dapat daw gawin sa bawat karapatan ng tao? Simo na to. Okay, dapat mag-respeto sa bawat karapatan na tao. Ibalang natin yung kapwa natin para pagdating ng araw, kung ano kasi yung pinali mo, siyang babalik sa iyo. So kapag nire-respeto mo lang, paguluhan, nire-respeto mo yung tao. Kaya nagkakagulo kasi walang respeto sa kapwa, tao. Okay, next. Bakit kailangan respetuhin ang mga bawat karapatan ng tao sa pamilya, sa paaralan at komunidad? Bakit? Bakit respetuhin natin? Kasi may kanya-kanya tayong karapatan. Dapat, bilang bata, alam natin yung karapatan natin at tungkuli. Paano ninyo may papakita ang respeto sa karapatan ng mga kababaihan? Go! Ikaw, Juan Boys, dito tayo magtatanong. Kababaihan, paano mo doon respetuhin? Basta-basta ka ba manghahawak sa kanilang katawan?
Hindi, dapat buwis, no? Bawal yun. No, dilimo mo. Amunit-gunit, masama sa silang parte na katawan ng babae. Hindi, pagkapikap, bawal na. No? Mapupulong ka niyan. Ang bawa. Alam mo namang, okay, masama yung ginawa mo, boy. Eh, gagawin mo pa ba? Hindi. Hindi na. Kasi alam mo. Ngayon, may bawa. Okay, si Nor. Okay, may uncle si Nor. Nor, samahan mo ako magpunta tayo sa farm. Sasama ka ba mo? Hindi basta-basta. Kasi alam mo, paanong gawin sa'yo? Kahit pinsan mo yan o uncle mo yan, kahit magulang nga eh. Diba? Alam mo naman nga, maraming mga bata inaabuso ng panahon natin ngayon, no? So, iniiwasan natin mangyari yan. So, bilang mag-aaral, paano ninyo mapuprotektahan ang karapatan ng bawat isa sa babae, sa may karapatan, kabansanan? Paano ninyo puprotektahan yung sarili mo? Kasi ang dilim, magdadalaga na. Paano mo daw puprotektahan ang dilim? Saan na rin mapuprotekta din mong kagalingan? Okay, okay. Sino makakatulong kayo ang dilim? Okay, ganito ang mga bata. So, protekta, ano siyang mani mo? Pag gumisa na imuhang. Okay, niya, anong gagawin mo sa kaso? Anong gagawin mo? Judy, gumita na imuhang kuha ni Daniel. Sisumbong ako siguro. Okay, sumbong mo ka agad. Lalo pa, yung hindi mo kakila yung tao, inawakan mo mo sa silang party ng ngayong katawan. Sumbong mo ka agad, mga magulang mo. Ay, kapatawag yun. Kasi nga, kailangan natin alam yung ating karapatan. No? Kahit sa lalaki, no? Kapag hinahawakan yung masisilang parte ng katawan, huwag basta-basta papayan na lang. Okay? Naiintindihan ba? Okay. Halimbawa, may kapansanan yung kaklase nyo, si Alexa. Yung kinakailangan pa bang nahirapan yung mag-itaas yung kamay niya. Pagkatapos, bubulihin mo pa ba? Hindi. Okay. Alam mo namang may kapansanan. So, dapat diskitohin yun. Okay, naiintindihan mga bata? Naiintindihan. Okay, ngayon. Maglalaro tayo ngayon. Okay. Piliin mo. Okay. Piliin sa loob ng kahon ang mga tungkulin, kakibat ng mga karapatan na kasaad sa bawat bilang. Okay. I need volunteers. Okay. Si Mark. Basahin mo muna, Mark. Okay? Karapatang mabuhay. Anong sagot mo dyan? Umili ng karapat-dapat na kandidato? Kay sino makakatulong? Riza? Karapatang mabuhay? Z? Paalagaan ng likas na yaman? Kay sino makakatulong? Okay. Basahin mo muna, Daniela. Okay, karapatan. Paunlarin mo muna ang sarili mo at ang pamilya mo para magiging maganda yung pamumuhay mo. Uy, malingkamot sa pag-ayon, no? Hindi, ibutan mo lamang sa tulis ka tao, no? Malingkamot at hindi, ibutan mo daw sa isip ka tao na to, no? Okay, unlad ka, pero naninira ka naman ng ibang tao. Sasama yun. Okay, next, number two, karapatan mo muto. Saan dyan? Okay, ibang kamay. Gusto ko makita yung kamay. Karapatan mo muto. Pumili ka na, pumili ng karapat-dapat na kandidato. Perfecto. Okay, B yun, pumili ng karapat-dapat na kandidato. Okay, next. Karapatang pumili na ni Leon. Saan dyan? Sa box. Okay, Nathan. A? Magsabi ng totoo? Sino makakatulong? Para ng panataya ng iba, igalang mo. Kasi nga, may iba't ibang reliyon tayo, dapat igalang natin yun. Ganun pala ng panataya niya. Next is, karapatan magsalita. Magsabi. Magsabi ng totoo. Okay, karapatan magsalita. Pero hindi ibig sabihin, may karapatan ka magsalita. Pwede na nimo itisim sa silingan nimo. Pwede na ka manghidao. Kasi maraming maritis ngayon o mirasol. No? Ilalagay ko yung pangalan mo sa Facebook. Anong nangyari sa picture, kawawa yung picture kasi anong problema, maliit ang problema sa classroom, yun ang nalagay kagad sa Facebook. Nakakatulong ba yun? Hindi. Kung may problema tayo sa paralan, konsulta muna natin sa guro, pagkatapos punta ka agad sa guidance natin, pagkatapos doon na sa principal, hindi, punta ka lang yung barangay, tumungay ka dito, malulutas ba kagad yan? Hindi. No? So,
Dapat na natin magsalita, pero dapat natin itinigay, dapat natin isipin na may tungkulin tayo at na dapat sundin din, no? Number 5, kalapatan, makinabang salikat na yaman. Saan yan? D. Okay, muy bien. Thank you. Sige ka. Okay, kalapatan, makinabang salikat na yaman. Pangalagaan ang likas niya yaman. Kasi dapat natin pangalagaan natin likas na yaman. Okay, paano nga ba pangalagaan? Magtanim tayo ng mga puno. Okay, maglinis tayo sa ating kapaligid. Okay. So what's for that mga bata? Okay, ito yung mga sagot. F, B, C, A, D. Yan mga bata. No? Okay, mahusay. Mahusay ba? Okay, bigyan na lang natin yung paan natin ang lab class. Okay, everybody. 'Yung may tinatawag tayong rubrics o pagbubuo ng mga puntos, no? So una, gumawa at ipagtulungan sa lahat ng kasapit ko. Pag nagipagtulungan 'yung kasapit niyo, makakuha kayo ng 10 puntos. Mahusay ang presentasyon ng lahat, kakuha ng 10 puntos. Napakaayos at walang pagkakamali, 10 puntos. Kung makuha lahat, 30 lahat, no? 30 puntos. Pero kapag hindi nakuha ang mahusay na presentasyon at 5 lang, ilan lahat yung puntos niya? 25 lang. Lalo pa kung nag-iingay, babawasan na naman yung puntos mo kung nag-iingay ka. So ilan na lang matitira? 20 na lang. So naintindihan ba mga bata? Okay, so kapag sinasabi kong ganyan, makinig at tikong ang bibig. Kasi kalimitan sa pangkatang gawain din nag-iingay yung mga bata. So kapag sinasabi ng group 1, huwag maingay. Huwag mag-iingay, babawasan ko yung puntos mo. Okay, ngayon, sa group 1, gumawa ng isang poster, konsepto na karapatan at tungkulin. Pagkatandaan nyo ha? Okay, group 1. Okay, gagawa kayo na, pumili kayo ng leader ninyo mga bata. Pagkatapos yung takdangaran ninyo na gumawa ng share din kada bawat grupo, gawin nyo mamaya. Pagkatapos, itong pangalawang grupo, sumulat ng isang awitin tungkol sa konsepto ng karapatan. So, gagawa kayo ng awit. Okay, naintindihan mga bata? Pumili kayo ng grupo ninyo mamaya dyan, ha? Okay. Okay, pangatlong grupo, yung drama, maganda ng isang pagsasadula tungkol sa konsepto ng karapatan at tungkulin. Okay, team drama. Okay, bilis tayo kaagad mga bata. Okay, dito kayo, group 1. Okay, dito, yung group 2 dito. Okay, ano yung kukuha natin dito? Ito lang, bilis! Okay. Okay, tulungan nyo Joyce, ilalim sa doon. Okay. Thank you.
nga, pagkatapos niyan, magsasalula na, gagawin na natin yung pangkatang gawin natin. Sige, iminsa. Okay, so yung tagdag-alalin nyo na gumawa ng yields, meron na kayo? Okay, sige na.
Corlanas, leader ng Team Chomi. At ito nga pala ang nagawa namin para sa sadulang ngayon. Bilis. Okay, start now. Paliwanag ko kanina. Ano, ilan kaya yung lahat? Maraming. So, maramay, no? Sabi yung sinabi ni Bas, walo yung iba. Ngayon, lahat yung natalakay ko kanina, bata, pinapapangkat-pangkat natin ito ngayon. So, magiging lima na lang, no? Mga bata, ito. Mayroon tayong limang pangkat. Ang karapatan una, yung karapatang sipil, kabila naman yung mga karapatan ng yung mga bata, karapatang politikan, karapatang panlipunan, at karapatang pagkabuhayan, at karapatang kapag nasa sasana. Okay. Mahusay ba yung ginawa ninyong mga bata? Mahusay! Okay, mahusay kasi nagkatensan, nagkaunawaan yung mga kasi kung pagkatagawin, makakarulo talaga, no? Kalimitan. So, nagkakaisa kayo. So, halina tayo maglaro. Gusto niyo ba bang maglaro?
Opo, Ginoo Montilla. Okay, kahon na tayo sa oras, maglalaro pa rin tayo. Okay, deal or no deal? Okay, yung laro natin ngayon. Eh, sino pa bang hindi ko nabigyan kanina? Kasi madali lang yung laro. Deal or no deal? Okay. Sino pa wala? Okay. Okay, madali lang, mga bata, ha? Itaas lang kung deal or no deal. Okay, may panuto muna tayo. Sabihin ng deal kung wasto ang ipinapahayag ng sitwasyon at no deal naman kung hindi. Kung wasto, deal. Kung hindi, no deal. Okay, tas ha? Ready? Serimon ay napagbintangang magnakaw na malaking halaga ng pera sa kanyang nagtatabuhang bahuan. Siya ay tinuturing pa rin walang kasalanan hanggang hindi napapatunayan sa hukuman. Deal or no deal tayo? Okay, titingnan ko. Deal. Sino yung tama? Okay, palakpakan yung sarili ninyo. Okay. Next! Ang pagboto ay isang karapatan bilang isang mamamayan at tungkulin din na sa bayan kahit ikaw ay isang magbubuklata. Sino bang magbubo dito? Tasa kamay. Okay. Ngayon, deal or no deal? Deal. Titingnan natin. Okay, sino nakatama? Okay, very good. Next. Hindi nakikilahok sa mga programa ng barangay si Aling Imelda dahil isa siyang ubo manubo. Deal or no deal? Okay. Okay, sino na tama? Okay, very good. Marami lang hindi. Okay, habang tinataas ang matawat, iniiwasan ni Manuel na makipagkwentuhan sa kanyang kaklase habang buong pusong inawit ang lupang hinirang. Deal! Okay. Next. Pinakulong si Tina ng kanyang kapitbahay dahil sa kanyang pagkakautang kahit nangako ito na magpapabayad. Deal ba tayo or no deal? Okay, no? Deal! Okay, dito na tayo. So, hanga-hanga ba? Hanga-hanga! Okay, ngayon, dito na tayo. Sa paglalahat ng aralin. Okay. Ngayon, ano ba yung pinag-aral? Tungkol saan yung pinag-aralan natin kanina? Karapatan ng mga bata. O, karapatan ng mga bata. Tungkulin. Ano pa? Anong ibig sabihin ng karapatan? Epekto. Eh, yun. Dapat alam natin yung kanina. No, katandaan natin yung karapatan. So, ang karapatan ay kalagayan o sitwasyon ng isang tao na dapat ay malaya niya pinamasa. So, karapatan ay kalagayan. So, okay, ngayon, magkakaroon na tayo ng pagsusulit. So, kumuha ng buong grasong papel. Sulat ang pangalan, bibilisan lang. Katapos may, hindi masyadong makakakita sa likuran, dito kayo makatingin yung sa malapitan lang. So, nearsighted, dito sa okay, dito sa harapan, ha? Okay, ito. Dito yung hindi masyado nakikita. Okay, no, dito kayo sa malapitan. Yung sa iba naman, pwede makakita sa layo dito. Sige. Ready? Okay, basahin dito. Okay. Bilisan lang. Gawin na tayo sa oras. Pero ang pagkakaroon ng sapat na digitalidad ng edukasyon ay dapat tamasahin ng bawat mamamayan. Ano ang tinutukoy ng bayan na ito? Pili lang kayo ng letra. A. Kabuhayan. B. Karapatan. C. Serbisyo o tungkulin. Okay? Please. Okay, number 2. Si Emma ay hindi pinagbuboto ng kanyang asawa dahil sa kanilang pangkat itiko. Lalaki lamang ang maaaring bumoto. Anong karapatang
pinakay sa kay Emma. Okay, karapatang sibil, karapatang panlipunan, karapatang pampolitika, karapatang pagkabuhayan. Okay, number three. Malayang sino mang tao na pumili ng kanyang reliyon, kinabibilangan anong karapatan ang sumasaklaw sa bayan na ito? A. Karapatang sibil. B. Karapatang panlipunan. C. Karapatang pampolitika. D. Karapatang pagkabuhayan. Okay, number four na tayo. Isang call center agent si Dante, makalipas ng 3 taon, umalis siya sa kanya, pinagtatabuhan upang magtayo ng sarili niya negosyo. Anong karapatang ang pinapakita sa sitwasyon? A. Karapatang sibil. B. Karapatang panlipunan. C. Karapatang pampolitika. D. Karapatang pagkabuhayan. Okay. Panglima, ipaliwanag ninyo. Inustusan ng mga magulang mo ang iyong pag-aaral. Ano ang mahalagang karapatan mo? Paano mo ito bibigyang halaga? Paano nyo ba may bibigyang halaga? Inustusan yung magulang mo na, inustusan kayo ng magulang ninyo. Nagsikap kayo, mapag-aaral lang kayo. Ano ang mahalagang karapatan mo at paano mo ito papahalagahan? Okay, please. Okay, kulang na tayo sa oras. Libra na. Okay. Okay, magpalit na ang papel. Okay. Tingnan yung sagot. Number 1, B. Number 2, C. Number 3, A. Number 4, D. Okay, number 5. Okay, yun. Ngayon, okay. Titingnan ko sa group 1 kung ilan nakakuha ng 4 at saka 5. Okay, kasi naman sa 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4. Ilan nakakuha sa 4? Okay, 3. Okay, group 2. Okay, wala. Okay, group 2. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 4. 3. May 3 isa. Okay. Ngayon, sa group 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung nakakuha ng 5. Okay, ngayon, 4. 2. 1, 2, 3, 4. 4. Okay. 3. May nakapa, wala na. Okay. Ngayon, thank you, children. Okay. Ngayon, bago tayo magsiuwian, okay, mayroon tayong takdang aralin muna. Okay, buuin ang concept map. Okay? Na kahalagahan ng karapatan sa pagtupad ng tuwin. So, may mga concept map dito. So, magawa kayo ng concept na ganito. Okay, sulat sa notebook. Okay, dito sa una, kahalagahan ng karapatan. No, ito, dito, bumuo kayo ng mga balong, gano'ng makahalaga yung karapatan. So, ilagay ninyo dyan sa concept map. Isa din sa ka-importante, ano yung mga karapatan bilang bata. Okay, tapos na? Tapos na. Okay, so... So, bago tayong magsiguruan mga bata, so yung kapag yung iba hindi nakapagtapos agad, hindi mabagal sumulat, gawin niyo yung takdang aralin mamaya yung pagkatapos man ng nila, no? Okay? So, magsit tayo mga bata. Okay, yun po ang ating mga ulo para sa ating panalangin. Ibigay ko po yung mata.
Okay, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa panibagong kaalaman. Maraming salamat, lalo na sa buhay na ito, Ama. Kanatilihin mo sa tanong, kaya pa ang lugar na ito, Ama. Kalapit nito, Ama, ang aming pagpapasalamat sa lahat ng bagay na kaloob mo po. Ang lahat ng mga bagay na ito, Ama, ay aming pinapasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng Ibu po, Ama, na si Jesus. Amen. Okay, goodbye, class. Goodbye and thank you, teacher, and goodbye, classmates. See you around and God bless. Okay, goodbye. Mag-ingat kayo palagi at kumain ng mga pagkain masustansya. Huwag yung sa labas-labas lang, ha? Okay, yung mga junk foods. Okay. Mag-iwan, mag-iwian ang mga bata. Okay. Okay, ito na sa akin.